Una mong gagawin, pupunta ka muna sa munisipyo para kumuha ng application para sa tricycle renewal ng prangkisa. Ayan, so ito yung kinuha nating papeles galing sa munisipyo. So pagka nakakuha ka nito, papapirmahan mo to sa iyong presidente ng TODA at sa barangay captain na nakakasawap sa inyong lugar. Kasamang naka-attach dito ang records ng inyong tricycle na ipaparehistro o ipaparenew. Kasama rin dito ang xerox copy ng ORCR at syempre pati ang parking lot ng inyong sasakyan. So uunahin muna natin makakuha ng insurance kasi requirements ito sa munisipyo. So magpapa-smoke test tayo tapos sabihin na natin insurance. After natin makuha ang insurance, babalik naman tayo ng barangay para doon sa pirma ni Cap at babayaran natin pa natin dapat bayaran. So madali lang naman ito. At ito na nga, so na ini-smoke test na yung ating tricycle. So ang ipapasa lang ninyo ay sa xerox copy ng ORCR. Binayaran nga pala natin sa smoke test ay 300 at ang insurance ay 500. So pagkakuha na pagkakuha nito, babalik na tayo ng barangay. Ito nga, pumunta na tayo sa barangay na nakakasakop sa atin. Doon tayo sa window 3. And then may bayad siya na 150 pesos. Kailangan din pala ng xerox copy ng lisensya, parking lot picture, at tatlong signature ng inyong license. At ayan, napirmahan na nga ni Cap. So, proceed na tayo sa munisipyo ulit. Babalik tayo doon. Kapag nakakuha ka ng application form sa PIPLOR, pwede mo rin munang bayarin ito sa cashier sa window number 13 sa ground floor. At eto, tapos na nga natin bayaran yung ating legalization. Kasama rito ang sticker, may use permit, at hindi ko alam bakit mayroong garbage fee na nakasama. Bago nga pala makaakit sa second floor, hihingi ka muna ng control number dito sa may lobby at sasabihin mo kung anong floor at anong department ka pupunta. Ayan, at nag-fill up na nga tayo, so sinabi natin sa engineering department tayo pupunta. At tinuro nyo nga sa atin sa building B, second floor tayo pupunta. So yun, naglakad na nga tayo papunta sa kabilang building. So hanapin na lang natin kung saan yung engineering department. So ito, pag-akit natin, hinahanap yung stub number o yung control number kung saan department tayo pupunta. At ayan, so naglakad ulit tayo. Pero nagtaka ako bakit maraming balloons, parang may birthdayhan ata. Ayan, nakita na nga natin yung engineering department. So magpapasa na tayo dito ng requirements para mapirmahan na. So i-attach nyo rin dito ang xerox copy ninyong ORCR. Kapag tapos ka na sa engineering magpapirma, pupunta ka naman sa third floor para sa mayor's office para mapirmahan na. So nandito na tayo sa third floor, so ibigay na natin application form at dinala na nila sa loob. So maghihintay ka lang ng ilang minuto at pagkatapos na makukuha mo na yung application form mo na pirmado na ni Mayor. Kunwari nagsasalamin lang pero ang totoo init na yan. At ayun na nga, so nareceive na natin yung ating requirements at napirma na. So akit naman tayo sa PIP floor. So ito na nga, naglalaki tayo. Pagdating sa dulo ay may nag-aabang ulit para hanapin yung staff kung saan department ka pupunta. Good morning. Ano man? So ayun na nga, so binigay natin yung staff kay ma'am para ilista at poproceed na tayo doon sa department na pupuntahan natin. Ay pasa na nga natin yung ating requirements. Naghintay lang tayo rito ng ilang minuto at binalik na sa atin ang ating renewal na prangkisa at bagong sticker. At eto na nga, nakuha na natin yung ating renewal na prangkisa at sticker ng ating tricycle. Ito ang para sa atin at ang isa na to ay para naman sa LTO.
At ayan, palabas na nga tayo ng munisipyo. Sa labas nga pala tayo nagpark kasi wala nang available na parking dito sa loob. At eto na nga, papunta na tayo ng LTO Binyan para mag-process naman ng ating rehistro. Nakarating na nga tayo sa LTO Binyan, so wala naman traffic. At napansin ko lang, no, konti lang yung mga nagpupunta ngayon dito sa LTO Binyan. Pagkatapos nga nila matchet ang ating tricycle at ma-stencil, kukunin na nila ang kopya ng ating smoke test at yung requirements ng prangkisa at xerox copy ng ORCR. Ang advice nga pala nila sa atin ay mag-iwan na lang ng contact number at tatawagan na lang nila tayo para sa payment. Mag-update na lang ako sa susunod kung anong naging status at kung gano'ng katagal ang naging proseso dito sa LTO Binyan. Maraming salamat po sa inyong panonood at i-update ko na lamang po kayo kung ano ang mangyayari. Maraming salamat po. Mel TV Uragon po. Magandang umaga po.